So guys, ngayon gagawa po tayo ng dessert. Ito ay kakaiba naman po yung gagawin natin. Gagawa po tayo ng sweet potato yorokobi. So ito po yung main ingredients natin. Sweet potato, 3 piraso. So meron po tayong 1/2 cup ng condensed milk. Ayan po. Then meron po tayong 1/2 cup ng butter. So kailangan mamaya, pag ginamit na po natin yung butter natin, is kailangan melted na po siya. Ayan. Then meron po tayong grated cheese. Any cheese naman po pwede po siyang gamitin. Then meron po tayong sugar. Sugar po natin isang nilagay ko lang is 3 kutsara. So depende po sa preference po natin doon sa taste po natin kung gaano po katamis yung ano natin, yung sa panlasa po natin. Then meron po tayong vanilla extract. So maglalagay tayo mamaya ng 1/2 tablespoon po. So ngayon guys, nagsalang na po tayo ng kasirola. So ang gagawin po natin is, pakukunan lang po natin yung ating sweet potato hanggang sa tuluyan po siyang maluto. Cover lang po natin. So ngayon guys, i-check lang po natin yung ating nilaga kung okay na po siya. So para ma-determine po natin na okay na siya, gagamit lang po tayo ng tinidor, then ipipinch lang po natin siya. Ayan, okay na po siya. Okay. So ngayon naman guys, imi-melt lang po natin yung ating butter. Ayan po. So tunawin lang po natin siya. So ayan po guys, tunaw na po yung ating butter. So ang gagawin po natin, siset aside lang po natin siya. So ngayon guys, ito na po yung ating sweet potato. So ang gagawin po natin is, i-cool down lang po natin siya bago natin siya balatan. Kasi napakainit pa po yan, baka mapasok po tayo. So palalamigin lang po natin siya. So ngayon guys, malamig na po yung ating sweet potato. So babalatan na po natin siya. So ito po siya guys, nabalatan na po natin siya. And then kung mapapansin nyo itong balat po, pwede po natin siyang gamitin as a fertilizer po sa mga halaman. So doon po natin siya ilalagay. So meron po tayong natural na abono. Ayan po. Maganda po yan sa halaman. So ngayon guys, gagamit lang po tayo ng bowl. Ayan. Then ilalagay na po natin yung ating sweet potato. Then gagamit lang po tayo ng smasher, yung ganito po. Pag wala, pwede po tayong gumamit ng tinidor. So ngayon dahil meron po tayong smasher, so ito po yung gagamitin po natin. So smash lang po natin siya hanggang sa tuluyan po siyang maduro. Guys, nakuha na po natin yung tamang texture ng ating sweet potato. So ngayon, ang gagawin natin is imimix na po natin siya. So ngayon guys, ilalagay na po natin yung ating mga remaining na ingredients para sa ating sweet potato, para sa ating paggawa ng sweet potato yokorobi. Save po siya. Itong melted butter po, imimix na po natin. Then yung condensed milk, ayan po. Then yung ating sugar, yung
ng ating grated cheese. Then yung ating vanilla extract po. So gagawin natin, i-mix lang po natin siya ng maigi. So ngayon guys, kung makikita nyo, na-mix na po natin siya ng maigi. So ngayon, isi-settle down lang natin siya. Isi-set aside lang po natin. Then ipiprepare mo natin yung ating container na paglalagyan po niya. So ngayon guys, yung container po natin, isalagyan lang po natin siya ng konting butter. Papahiran lang po natin. Tapos guys, maglalagay na po na tayo. So guys, ayan na po yung ano natin, sweet potato yorokogi. So ang gagawin po natin, maglalagay lang po tayo ng cheese dun sa pinakaibabaw po niya. Ayan. To balance the taste po. Parang napapadalas yung balance the taste ah. Ayan. Maglalagay lang tayo, yung ganyan. Pasensya na po kayo sa mga tahol ng aso kasi marami talagang aso dito sa amin. Then, ang gagawin po natin is palalamigin po natin siya. So guys, kanina napalamig na po natin siya. So ito na po yung finished product ng ating sweet potato yorokogi. Ayan po siya. Grabe, ang bango niya. So kung ano yung texture niya, then yung amoy niya, para po siya yung ano yung famous dito sa atin, yung nilupak. So yun po, parang ganun po yung lasa niya, saka yung amoy niya, yung texture niya, yung aroma, ganun po. So syempre guys, nagbabalik ang kundi tikiman na. So ngayon titikman na po natin siya guys. So, habang kinakain po siya, nagme-melt po sa bibig nyo. And then, yung lahat ng ingredients na nilagay po natin is lasang-lasa po. Grabe. Mapaparami yan ito. So, itong yorokogi po is famous dessert po siya sa Japan. So, isa po to sa pinakamasarap na to sa sweet potato.
Ayan. So, napakadali lang po siyang gawin. Try nyo lang po. So, dun sa tutorial ko po, step by step naman po siya. So, napakadali po siyang sundan. Ayan, tamang-tama sa pagdating ng Pasko, pwede po siyang maging ano, isa sa dessert po natin. Ayan po. Sweet potato yorokobi. Panalong panalo. Sa ganitong kalaki po ng ating container para sa ating sweet potato yorokobi, pwede po natin siyang maibenta ng 120 pesos to 130 pesos po. Ayan po.